Pagkatapos muna ang ating pag-aaral ng banal na salita at sariwain natin yung mga nakaraan nating pag-aaral. Saan nung nakaraan linggo ay napag-aralan natin na ang spokesman o tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw ay walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. So makikita natin dyan, mismo ang banal na kasulatan ng salita nagpapatunay na ang sugo sa mga huling araw, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Taliwas ito sa mga ibang mga pangkating pangreliyon na nagtataguyod ng sugo sa mga huling araw. Sa Biblia po, ang tagapagsalita ng Diyos o sugo ng Diyos o propeta ng Diyos sa mga dito sa panahon ito ng mga huling araw, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. At ipinakita ng sumulat ng Hebrews kung bakit natin dapat siyang pakinggan. Una-una, siya yung itinalaga ng Diyos na tagapagmanan lahat ng mga bagay. Siya yung kaisa-isang tagapagmanan. So marami pong magagawa sa atin isang tagapagmanan. Magkakaroon nga tayo ng isang kaibigan na siya ay anak ni Ayala at siya ay tagapagmanan. Malaki ang magagawa sa ating buhay ng kaibigan natin. Lalo-lalo ng ating Panginoong Kristo, hindi lamang po yung mundong ito ang kanyang mamanahin, kundi ang mamanahin niya ay yung kapangyarihan dito sa mundo at doon rin po sa sangkalangitan. So, hindi tayo talo kung ito'y ating pakikinggan at sasamahan ng ating Panginoon Kristo. Siya rin po ay pinakita ng sumulat ng Hebrews na hindi pangkaraniwang tao. Taliwas rin po ito sa pagkakaintindi o pagkaka-interpret ng iba na ating Panginoon Kristo ay tao lamang. Pinakita rin ang sumulat ng aklat ng Hebrews na itong tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw ay, ano, ay isang Diyos. At kung wala siya ay hindi iiral ang sanlibutan. So siya ay co-creator ng Father ayon sa ating pagkakaroon ng karating. Naipakita rin na siya ang may likha ng ating, siya may kagagawa ng katagusan ng ating mga kasalanan. No? Concerned siya sa atin. Ayaw niya na tayo ay mapunta sa impyerno. Gusto niya tayo ay maligtas. At siya mismo ang kuminos at gumawa nito na siya ay ibinigay niya ang kanyang sarili bilang handog upang matubos tayo sa ating mga kasalanan. At pagkatapos noon na siya po ay umupo sa trono ng kaluwalhatian sa kanan ng Diyos. So makikita natin ito po ating tagapagsalita na dapat natin pakinggan din sa mga huling araw. Eh hindi pangkaraniwang tao, kundi siya ay itinalaga para maging hari at tayo ay pangharian at tayo ay hapunan. Nakita rin natin nakaraang linggo na hindi lang ba siya ang hahapon, siya rin ang ating advocate o siya rin ang ating lawyer. So, mahalaga na maintindihan natin to. At mahalaga na wala tayong dapat paniwalaan iba pa kundi ang ating Panginoon. At sa araw na ito ay bago na namang aralin ang ating matutunghayan na may kinalaman din sa ating Panginoon sa Kristo. At ito ay isinulat rin ang sumulat ng Hebrew na ipipakita niya naman dito, the Son, who is the spokesman of God in the last days, is greater than angels. Okay? At yun ang kagandahan nito, na may pakikita na siya ay mas, ano, mas greater sa anumang anghel ng sangkalangitan. Dito may papakita na hindi siya pakaraniwang tao kasi mas mataas siya at mas marangal niya siya sa mga anghel. So sa talata pong ating babasahin sa Hebrews chapter 1 verse 4, ang sabi po ng ating Biblia ay ganito sa King James Version, ang sabi po, being made so much better than the angels as he had by inheritance obtained a more excellent name than them. Slibat po natin sa Tagalog, sa ang Biblia po, Hebrews 1:4 rin po ang ating mabasahin, pero ito po ay sa Tagalog na sa ang Biblia. Ang sabi po ng banal na kasulatan na naging lalo mabuti kaysa mga anghel. Ang tinutukoy po rito yung tagapagsalita ng Diyos sa mga huling araw, yung kanyang anak. At ipinakikita na sumulat ng Hebrews, na ang anak na ito ng Diyos sa mga tuwid bagay ang ating Panginoon Kristo ay naging lalong mabuti kay
sa mga anghel. Na palibhasa ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Kaya nga nagtanong sumulat ng Hebrews eh. No? Kanino kaya ibinigay yung mga bagay nito? Sabi, for unto which of the angels, no? Kanino kaya sinabi ito? Walang anghel na pinagsabihan ito maliban sa ating Panginoong Kristo. Sabi niya, for unto which of the angels said he at any time, thou art my son, this day I have begotten thee. Ito pong sinabi pong ito, kinupo ito ng sumulat ng Hebrews doon sa Psalm 2 verse 7.